Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, Akong Panginoon lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay, at mapapahiya sino mang sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Salita ng Diyos. Lupang tigay yung dilikin poon sa iyong pagdating. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Lupang tigay yung dilikin poon sa iyong pagdating. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap, sa balat ng lupa'y pawang magahari iyong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Lupang tigay yung dilikin poon sa iyong pagdating. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Lupang tigay yung dilikin poon sa iyong pagdating. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, Kayo po ba ang paririto o maghihintay pa kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba. Nang mga sandaling iyon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adbyento. At mga kapatid, ngayon po ay December 16 na. 9 days na lang ho ay Pasko na. Excited ba tayo? Excited? Dapat pa rin maging excited. Huwag mawawala ang ningning sa ating mga mata. Although napakahirap po, lalo na sa mga kapatid nating mukhang nasa kadiliman pa. Dahil wala pa rin silang kuryente, bagsak pa rin ang mga poste. Dahil sa mga nagdaang bagyo. At mga kapatid nating, parang hindi na ganun kaningning ang liwanag ng Christmas light, ng Christmas tree, ng parol, dahil sa mga naging biktima ng pandemya. Ganun pa man, mga kapatid, dapat pa rin magliwanag
ang ilaw ni Kristo sa atin. Let the light of Jesus continue to shine in us. Sabi nga ni Mother Teresa, radiating, nagliliwanag, nagniningning ang liwanag ni Kristo. At siya naman talaga ang liwanag ng Pasko, ang liwanag ng mundo, ang liwanag ng buhay ng bawat tao. Speaking of liwanag, alam mo na niyo pa nagtataping dito sa TV Maria Studio, isa ho yan sa mga matagal na inaayos ho eh, no? Yung po mga lighting dito, syempre iba-iba ho yung anggulo. Kuminsan, maririnig namin dito, bawasan mo yung ilaw nito, bawasan mo yung ilaw dito. Liwanag ho dito, kaya mukha ho kaming makinis lang. Pero pag nawala na yung ilaw nito, lalabas ang tunay na itsura namin. Kaya malaking tulong ho ang liwanag. Kuminsan, kailangan mo lang talagang bawasan. Dahil pag sobrang liwanag, nagbumukha ka na rin multo. Bawasan mo ang liwanag. Sa panahon na ito ng Adbyento, tayo iniimbitahan na magbawas din ng liwanag. Sa unang pagbasa, narinig natin ang paalala ni Propeta Isaías, gawin ninyo ang matuwid, gawin ninyo ang makatarungan, sapagkat ang kaligtasan, ang katarungan ng Diyos ay darating na. Darating na. Kaya nga po ngayon nagsisimula na rin ang simbang gabi, nobinaryo natin kasama ang mahal na ina, tayo ay sinasamahan ng mahal na Birheng Maria upang suriin natin ang ating sarili. Ngayong panahon o ngayong taon na ito, mas nagliwanag ba ang ilaw ko kesa sa liwanag ni Kristo? Ano ba ang mas nakita ng mga tao sa akin? Ano ba ang mas nakita ng mga tao sa buhay ko? Yung lamang katalinuhan ko, yung galing ko, yung yaman ko, yung talents ko, yung accomplishments ko? But, did they find Jesus in you? Did they encounter Jesus in you? Yun ang magandang katanungan. Sabi sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, tungkol ito kay Juan Bautista, na nadala-dala, ano? Nagpaalala sa kanila, ihanda, nagpatotoo siya tungkol sa magiging kaligtasan. Pero sabi ni Kristo, siya ay nagliliwanag. Pero ganun pa man, dala-dala rin ni Juan Bautista ang paalala na mayroong tunay na ilaw na dapat na magliwanag. At yun nga ang sabi ni Juan Bautista. Isang araw babanggitin niya, I must decrease, he must increase. Ito po ang magandang panimula ng simbang gabi. Hinahayaan ni Juan Bautista o tinutulungan tayo ni Juan Bautista na matutuhang magpahina ng liwanag. Ano ba yung mga liwanag sa buhay natin na tila nakakasilaw na? Nakakasilaw na yung kayabangan natin. Nakakasilaw na yung kadamutan natin. Nakakasilaw na yung talento mo, yung katalinuhan mo. At sa sobrang katingkadan, sa sobrang lakas ng liwanag na ito, hindi mo na rin mismo makita si Kristo. At ang nakikita na ng ibang tao sa iyo ay hindi na si Kristo. Kapag po binyag, isa yan sa mga inaabangang kumbahagi ng pagdiriwang ng binyag, yung magsisindi na po ng kandila. Isang araw po, eh, no? Isang pagbibinyag ko, sabi ko ngayon po ay magsisindi na po tayo ng kandila mula sa ating Paschal Candle. At papaglingin ko po sa aking kaliwa, may sindi na ho yung kanilang mga kandila. Sabi ko, saan po kinuha yan? Inabot sa akin yung lighter. Sabi ko, patayin nyo ho ang ilaw na yan. Hindi sa ganyan tayo kukuha ng ilaw na ibibigay natin sa bagong anak ng Diyos. Tanging sa Paschal Candle natin na binasbasan natin nung Easter Vigil, ang ilaw na simbolo ng liwanag ni Kristo, siyang ating ibibigay lamang bilang tanglaw sa pagpapalaki ng tama at mabuti sa bagong binyag.
Ito huwag nating kalilimutan. Ang unang liwanag na tinanggap natin bilang Kristiyano ay ang liwanag ni Kristo. At hanggang huli, hanggang kamatayan natin, nandun pa rin ang Paschal candle na yan. Bilang tanda na ang liwanag ni Kristo ang siyang una nating tinanggap na ilaw bilang gabay sa paglalakbay sa mundong ito. At sa huli, pagkatapos ng paglalakbay natin, liwanag pa rin ni Kristo ang gagabay sa atin papunta, pabalik sa kaharian ng ating Ama. At huwag nating antayin yon. Dapat sa buong paglalakbay ng buhay natin, taglay natin ang liwanag ni Kristo. Hindi lamang para tayo ay makita ng ibang tao. Kaya nga laging pinapaalala ni Mother Teresa of Calcutta, let the love, the mercy of Jesus shine in us, through us. And not us that will shine, but Jesus. Sabi nung isang awitin paborito naming maraming pari, let them see Christ in you. Let the love, the joy, and peace of Christ radiate in you. Mga kapatid, ilang araw na lang po ay Pasko na. Sa mga kapatid namin sa iba't ibang panig ng daigdig, mula sa TV Maria, Advance Merry Christmas po sa inyo. Mula sa akin, Advance Merry Christmas po sa inyo. Kayo man po ay may Christmas tree, parol, o wala, ang mahalaga, ang ating buhay, ang ating ugali, ang ating mga salita, higit sa lahat ang ating ginagawa, ay tunay na maging liwanag ni Kristo sa mundo. Tayo po ay magdasal ngayong nalalapit na ang pagsilang o ang pagdiriwang natin ng pagsilang ng nag-iisa at tunay na liwanag ng buhay natin. Tayo po ay magbawas ng liwanag nang mas magningning ang ilaw ni Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay labis na nagagalak, nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na ipagdiriwang namin ang iyong pagsilang, ang iyong pagdating. Ikaw na siyang tunay na liwanag at pag-asa ng buhay namin. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa maraming sandali ng kadiliman sa buhay namin, kami ay iyong ibangon. Tanggalin mo ang talukbong ng kadiliman sa buhay namin. Nang makita muli namin ang iyong mukha sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, huwag mong hahayaang tuluyang humina at mawala ang ilaw ng aming binyag, ng aming pananampalataya. Gamitin mo kami, Panginoon. Gawin mo kaming instrumento ng iyong awa at pag-ibig sa pamamagitan ng bawat ginagawa naming paglilingkod, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nasa kadiliman pa. At sa mga pagkakataon na kami naman ang napupunta sa dilim, Panginoon, iligtas mo kami, tanggalin mo kami sa dilim ng galit, inggit, sama ng loob at pagkakasala. Panginoon, ikaw ang aming lakas, liwanag at pag-asa. Manatili ka sa amin. Manatili ka nawang nagliliwanag sa aming buhay. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.